morning po, mga kananay. Papakita ko po sa inyo kung paano po yung magawa ng dinaing na galunggong. Ito po ay kalahating kilong galunggong. Bibili po kayo kalahating kilo pong galunggong. Pipili po kayo ng mga matitigas para kapag ka po hiniwa po ninyo, hindi siya madudurog. Dali po. Ito po ay isang pagkaing sihira lang. Ganito po ang pagdadaing. Ikupan nyo po ito. Ganito po. Paganyan, unti-unti po. Masasalat naman po ng inyong kutsilyo, yung tinik. Sa ibabaw po ng tinik, ang daan ng kutsilyo nyo. Dahan-dahan lang po, kaya po dapat ang bibili nyo po ay yung hindi malambot. Medyo matigas pa po. Ganyan po ang paraan. Gaganyan nyo po. Ayan po. Ito po ay pagdadain ng kabiteng niyang tinatawag na minanapanami sa aming mga nanay din. At pagka po ito inyong natikman, iulitin niyo po ang paggawa nito. Dahil ito po ay paborito ng mga anak ko hanggang ngayon. Yan po. Itadaingin po muna natin silang lahat sabay-sabay. Sabay-sabay po ang pagdadaing. Ganyan lang po. Dahan-dahan. Iaano nyo po. Ganyan po. Hanggang doon sa may ulo. Igaganyan nyo po. Ganyan po. Madali lang po mga nanay. Oh. Ito po, matipid po itong ulamin. Ang katerno po nito, kamatis o kaya po ay suka. Ganyan po. At ito po ay paborito rin ng mga anak ko. Kahit na po nasa malayo sila, pag umuwi po sa akin, nagre-request po sila ng daing na galunggong. Hindi nila malimutan yung lasa niya kasi talaga po namang masarap. Madali lang po itong pagdadaing na to. Ganyan po. Ito na po yung huli. Matalas po yung kutsilyo nyo. Ayan na po. Ngayon, tatanggalin na po natin yung mga bituka niya. Tatanggalin na po natin mga bituka. Saka po natin sila hugasan sabay-sabay na rin po. Ganyan po ang pag-aalis ng bituka. Madali lang po yan. Pero pag itinatikman nyo, ulit-ulitin nyo po ito. Hugasan po natin, alisin po natin yung mga dugo-dugo kasi malansa po yun eh. Yan po, ganyan po, isa-isa sa running water ng dugo po. Ganyan lang po oh, dahan-dahan lang po kasi. Yan po, alisin po yung mga dugo-dugo na yan. Yari na po yung dinaing natin. Hugasan ko lang po ulit sandali para po medyo matanggal-tanggal po yung lansa niya. Ngayon, kukuha po tayo ng asin. Kukuha po tayo ng asin. Kukuha po tayo ng asin. Eri po yung asin. Ngayon po, isa-isa po natin siyang aasinan nang hindi naman po yung ganyan lang po ang pag-aasin. Hindi po masyadong marami para po hindi po siya maalas. Ganyan po siya. Lalagyan niyo po ng asin na ganyan. Eri po, isang lalagyanan po
kahit na po anong klaseng lalagyan na nakakasya. Ngayon, isa-isa po natin siyang ilalagay na ganyan, na nakaasin na siya. Ganyan po, oh. Ilalagay po natin ganyan. Ayusin po natin ang pagkakaano, yan po, mamaya. Tapos, magpaparaan po tayo ng mga 2 oras, o kala, 3 oras, mga 3 oras po siyang nakakakuha sa asin. Para po ma-accept niya ng galunggong yung asin. Hindi po siya masisira din agad-agad. Kaya maghihintay pa po tayo ng mga 3 hours bago po susunod nating gagawin. After 3 hours po na paghihintay natin, eto na po yung ating dinain na galunggong. Mapapansin niyo po, para siyang tumigas, gawa po ng asin. Ngayon po, hugasan na po natin to. Hugasan na po natin. Teka. Hugasan po natin yung ating ipinabad sa asin na galunggong. Okay. Para po maalis po yung alat. Ngayon na-absorb na po niya yung ano, na-absorb na po niya yung mga asin. Hugasan po natin. Lipat po natin dito sa isang lain. Ayun po. Maglalagay po tayo ng suka. Lagay po tayo ng suka sa lalagyanan. Kumpormi po sa dami ng daing ang suka ninyo. Ngayon, lalagyan po rin natin siya ng bawang. Bawang po natin. Dinikdik po na bawang. Mga 3 bawang lang po yan. Kumpormi po na po sa dami ng ano. At saka po paminta. Pamintang durog. Po natin siya ng saka po natin siya haluhaluin. Saka po natin isa-isang ibababad ngayon yung ating po mga dinain. Nilulubog po siya sa suka. Ganyan po. Ibababad po natin ganyan. Kayaan po natin siyang mababad at maghihintay na naman po tayo ng mga 1 oras po na nakababad siya. Mga 1 oras po natin siyang ibababad. Ito na po yung ating ibinabad sa suka. Tatanggalin na po natin siya sa pagkababad. At ibibilad po natin siya sa bilaran. Tanggalin po natin suka. Nakita niyo po, puti na gawa ng suka. Ngayon, ibibalit po natin sa araw. Ito po yung aking bilaran. Pwede pagka wala po kayong ibang bilaran, kahit po sa bilao, ibilag niyo po. Ayan po. Dahan-dahan lang po ang pagbibilad. Ayaan po natin mainitan siya ng araw hanggang sa matuyo. Ayan po, mamaya po babalik na rin po natin siya. Mag-iintay po tayo ng araw. Ayan po. Ito na po yung ating daing. Makaraan po 1 oras. Balik na rin naman po natin para yung kabilang part naman po ang medyo matuyo. Binibilad po natin yan para po matuyo, para po pag pinirito, hindi po sila didikit sa kawali. Ayan po. Ibabaliktad lang po na. Makita nyo po, medyo tuyo na. Wala-wala na yung suka niya. Yan naman po ang ating patutuyuin kabila. Mag-iintay po ulit tayo na matuyo siya. Ayan po. Intay po tayong matuyo siya. Ayan. Ito na po yung ating ginawang daing na galunggong. Ayun po, ito ay pwede nyo na pong iprito. Pwede nyo na pong iprito. Bago nyo po iprito, painitin mo po muna nyo yung mantika. Medium heat lang po ang kalan nyo. Kasi pagka po malakas ang apoy nyo, masusunog po. Medium heat lang po. Ayan, ganon.